ulan, hindi tayo makauwi. Ang laki na ng tubig ng loob ng lote. So, ayun po. Magandang hapon po sa lahat sa inyo, no? So, magandang hapon po mga kakosa. Kararating lang natin sa lote pero biglang bumuhos yung ulan. So, magpapakain sana tayo ng alaga. Pero nauna ko lang nabigyan yung mga ano natin, mga biik natin. Medyo bumuhos agad yung ulan. Tapos marami pala tayong nakuha ngayon na ano, pagkain ng mga alaga nating free-range natin na manok saka mga Muscovy duck. Ayan, kahapon hindi tayo nakakuha ng upload natin, hindi tayo nakagawa ng video kasi ayun, katatapos lang po ng lagnat ko, nilagnat ako nung kumuha ako ng kangkong. So ayan, nabati daw ako dito sa lote. So ayun, tara, samahan nyo na ako, medyo mahina na yung ulan, magpakain na tayo ng ating mga alaga. So ayan, kung napapansin ninyo, no, halos umaambong pa. Pero pwede na yan kasi gutom na yung mga alaga natin. Nga, tara na, kakain na kayo. So yan yung nakuha natin pagkain nila. Hindi tayo magbibigay ng feeds ngayon kasi medyo marami-rami yan. Binigyan lang natin ng feeds yung biik. Ayun, ang bilis lang nila, oh. Halos maubos-ubos na nila agad. So, ito yung mga native natin na baboy. Medyo tahimik sila.
Sa susunod, pagsasakatin natin sila ng napier. May nakita akong pagkukuhanan ng napier grass. So, dito lang yun sa may likod. Yung dating pinagpapastulan ko ng kambing. Samahan nyo ako pagkakukuha tayo dun. Basta gumanda yung panahon. Ang pangit kasi ng panahon natin, maga pa lang umuulan na. Tapos sa hapon, umuulan din. Bigyan na natin ng ano, pagkain din yung Chinese chicken natin. Medyo gutom na sila. Apat lang naman sila kaya medyo okay na yung ganyang karami. Itong lalagyan na natin ng patukaan nila. Ayan. Awa ng Diyos, may natira pa. Halos nginat-ngat na yan ng daga. Mababangis yung daga dito eh. Kasi laki ng pusa. Oh no! Kahit nakasabit siya. Kahit may takip. Ayan, nakasabit siya pero may takip. Pero nangangat-ngat pa rin. So 3 days old na yung mga ano natin, silky chicken natin. Sayang no, 7 sana sila kaso namatay yung mga kapatid nila. Naapakan siguro nung nanay. First time kasi nakapagpapisa noon. Kaya ngayon ayan inalis ko. Kaya naman na nilang kumain sa sarili nila eh. Yan, tapos yung alaga natin. Halos busog na naman. Sarado natin yung gate natin, baka mag silabasa na naman itong mga to. Tapos pupuntahan natin yung mga tropa natin dun sa kabila. So yun, andun sila. Ayun. Titingnan natin mga manok nilang alaga. So nandito tayo sa kulungan ng mga ano natin, sa paitlogan natin. So ito'y update sa itlog natin dito. No? 10 na siya. Nakakatuwa lang. Susunod na linggo siguro baka maglimlim na yung nanay niyan o yung may itlog diyan. Pasalan din natin yung mga iba nating itlogan. Ito, wala talagang itlog dito. Pasukin natin yung ano doon. Mukhang gulo-gulo na may mga itlog nila. Ganito kahirap dito sa ano, sa mini farm natin o sa lote natin. Pag talagang umulan ng umaga sa kahapon, grabe kaputik. So itong ano natin, ayan, sa ilalim ng mga pugaran ng pato natin. Wala pa. Yun yung mga itlog, kalat-kalat na naman. Oh. Ang technique dito sa itlog na to para magtuloy, lalagay natin siya sa Chinese chicken. Yung naglilimlim natin Chinese chicken. Aalisin na natin yung mga itlog doon. Parang bugok na yung mga yun. Ewan ko ba sino nangangalkal dito sa mga itlog na to. Nakakabwisit lang. So ayan. Lagay muna natin to doon. So ayan. Inayos natin yung paitlogan natin. Inalista natin yung laman nitong itlogan na to. Nilipat ko na siya rito. Dalawa naman sila naglilimlim. Sabi ko naman sa inyo nung unang vlog natin, di ba? Hindi ko naaasahan mapisay ang mga itlog na yan. Pero salamat pa rin tayo kung kahit ilan yung mapisa nila. Malaking tulong na yun. So linggo na lang yung bibilangin yan. Mapipisa na yan. So sa sobrang lakas ng ulan, yung mga alaga natin, mga nakasilong. Nandito sila. So ito yung mga pugaran natin. Tapos yung mga itlog sa baba. So ang itlog dyan is 8 na. Tapos ito yung huli nating naglilimlim na ano, na silky chicken.
So walang ganong update dito sa ano natin, sa lote. Ito ang hirap sa ano, sa pag-aalaga, lalo na pagtag-ulan. Hirap na hirap mag-alaga. Ang hirap magpapisa. Laging basa yung lupa, pati mga itlugan basa, pati yung mga alaga natin basa. Kaya ang hirap, sobrang hirap. Sobrang hirap pagka maulan. Tao sakit pa. Siyempre, hindi natin maiwasan magkasakit, di ba? Pero ganun pa man, tsaga lang, sabi nga nila. Pagka gusto mo, may paraan, gawin mo, makakaya mo yan. Siyempre, bibigyan tayo, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pinaka-problema kung hindi natin kakayanin, di ba? So, tsaga lang sa pag-aalaga. Siguro pagka medyo maganda na, bare months na sa susunod. So, wala nang gano'ng susanang ulan at tuloy-tuloy na yung pag-araw. Yan, pag umaraw na at maganda na yung mga panahon, yan, tuloy-tuloy na mamimisa o mangingitlog yung mga breeder natin na ano, na pato. So, ayan sila, oh. Ayan, kahit may lagnat ako at may sakit ako, ayan, hindi ko pa rin ginahayaan na hindi puntahan yung alaga ko. Kasi siyempre, alam natin, di ba? Nagugutom yung mga yan. Hinahanap nila tayo bilang nagpapakain at nag-aalaga sa kanila. Siyempre, kilala na nila tayo mulat una hanggang ngayon. Kaya pagka tayo hindi pumasyal dito sa lote ng isang araw, kawawa sila. Baka magtampo yung mga yan. Hindi tayo bigyan ng magandang aanakin nila sa mga susunod. So, yun lang. Magtsaga lang tayo. Lilipas din yan. Kaya natin yan. So, tiwala lang. So, ayun. Nandito pa rin tayo sa lote, no? Halos, ang laas pa rin ng ulan. Kaya, silipin natin sa labas yung ulan. Halos nandito ako sa paitlugan ng alaga natin. Kaya, sobrang lakas ng ulan. Di tayo makauwi. Ang laki na ng tubig ng loob ng lote. Tapos yung mga alaga natin, andito sila nakasilong. Ito yung barako natin. Tapos yung mga ano natin, breeder. Baka hindi ko na mapuntahan yung mga tropa natin doon sa labas. Kasi ayan, lakas ng ulan, mababasa yung cellphone natin. Siguro magpapaalam na ako. So, ayun na nga, hanggang dito na lang siguro yung ano natin, update natin ngayon sa lote. Medyo talagang hindi kaya na ano, hindi natin kaya mag-vlog ng masyadong matagal ngayon at wala tayong iba vlog kasi napakalakas ng ulan. At pauwi na rin. Siguro dibaling mabasa na ako para ano, para makauwi lang, makaligo na lang agad pag-uwi ng bahay. Kahit katatapos lang ng lagnat, kaya natin yan. So siguro hanggang dito na lang yung ano natin, yung vlog ko. Ayan, kita-kita tayo at maraming salamat. 350 viewers, subscriber na po tayo. Ayan po, maraming pong salamat sa inyo. God bless you po, ingat po kayo palagi.